Yan ba ang patas na pamamahayag? Yan ba ang responsableng pamamahayag? Bakit pinapayagan ng malaking network na yan? Bakit pinapayagan ng GMA yung kanilang mga radio, yung mga kanilang anchor? Bakit din nila pinipigilan? Dapat nagpapa-imbestiga muna sila bago sila titira ng ganun. Hindi ho parte ng ano yung mga pamamahayag. Sir Leo, ano yung mga naririnig mo na medyo tao ka lang kayo, nasasaktan ka, na gusto mong sagutin? Kagigising ko lamang po. So, hindi ko na pinagtuunan yung date at kung kailan nila inilabas. Kahapon lang ako nakarating sa akin. Ang sabi ho dun yung eksaktong word ni Arnold Clavio is, si Marcos ba yan? Pinaimbestigahan nyo na ba? Ang sagot ho ng NBI, hindi naman nagsabi ng pangalan yung NBI, bagkos yung NBI ho nagsasabi lang according doon sa batas. May mga iniimbestigahan ho kami. Ang banat agad niya, dahil si Marcos yan, mayaman challenge eh. Kilala ko yan, style niya yan. Hindi ko pa ho nakita kahit anino niya, paano niya ako nakilala. Pero teka muna. Na tumutulong sa ating mga kababayan. Nasa linya na natin, businessman, billionaire, philanthropist, Mr. Francis Leo Marcos. Sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Umaga, Kuya Rin. Natawa naman ako doon sa billionaire. Wala talaga namang ito naman eh. Pero kanina nga ho binabanggit ko, talagang dear ko rin ho, inako ko na. Medyo personal ito sa akin sapagkat ako ang saksing buhay na kayo ay nagpapabaha ng bigas sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Alam niyo po, Kuya Rest, Kuya Henry, no? Pati si Missy, si Missy kasama natin. Magandang umaga, Missy. Magandang umaga na ipag ng bigat kanyam. Apo, tinap may naturog. Ay, apo. Kasi kumamit keng ka. Oo, alam niyo, Kuya Henry, no? Talaga namang, kung iintindihin ko yung mga tao na yan, Diyos ko, baka wala na ho ako nakatulungan. Kahapon nga ho, pagising ko, nalulog ho ako kahapon ng mga alas 5 masado na ng umaga, pero ako'y gumising ng mga alas 9. Habang ako ho ay bumababa sa hagdanan, may nareceive akong message at saka mga video clip. Ay talaga ho sumama yung loob ko, kaya talaga namang mainit na mainit na yung aking, kumukulo ho yung aking dugo. At naintindihan namin kayo. Pero ito muna, dito muna tayo sa good news muna. Mga ilang bayan na at ilan ang organisasyon ang nabigyan po ng bigas ng inyo pong tanggapan at ninyo mismo, Mr. Marco. Siguro ito po ha, yung mga natatandaan ko lamang po. Pero yung kadares na hindi ko ba natatandaan kasi dalawa po kami nagdi-distribute pero sa akin lahat galing. Yung isa po nagdi-distribute ay si Miss Elizabeth Lopez de Leon. So yung po mga pinagbibigyan niya, hindi ko po natatandaan yon, okay? Sa sarili ko po, ang natatandaan ko ay yung lalawigan ng Cagayan. Talagang bumaha ho ng bigas dyan. Cagayan Valley? Cagayan as Cagayan in... po, first, yung DSWD, 10 tonelada. Saan? DSWD, ano ho yan? Regional po, regional. Regional ng, kwan? DSWD, sa Pugigaraw po yan. Okay. Nakabase. Region 2. At may letter po, nagpasalamat naman. May mga video naman na nagpasalamat po sa akin yung director. Tapos, doon sa dulo ng Pilipinas, sa bayan ng Santa Ana, 5 tonelada. Sa ikatlong distrito ng Cagayan, 15 tonelada, bukod 25 tonelada sa bawat bayan ni board member Perla Tumaliwan. Tapos bumaba na ho yan ng Isabela, tapos bumaba ho ng Nueva Ecija, Pampanga. Ang Pampanga po natin ay kahapon Bacolor, yun na nga ho, yung San Simon, yung Mexico, tapos Metro Manila ho. Dito sa Maynila, marami na ho. Yung mga payatas, di ko na ho mga ganong masyadong ano yan. Pero track din ho na bigas yun na ipamigay natin dyan. In the city of Manila? City of Manila, nagbigay po tayo dyan. Kahit na papano, kahit 250 sako lang, nagbigay tayo. Ano to? FLM Mayaman Challenge. Ito yung ano, no? Yung Francis Leo Marcos. Nagbigay po siya 250 sacks of rice sa lahat ng tumulong at tumugon. Maraming salamat sa inyo, Stanley. Mga kababayan, ako po ay nakita nyo, ako po ay natutuwa at pagpasensyahan nyo na po kung ano lang yung aking nakayanan. Yan lamang po ang aking nakayanan para sa lungsod ng Maynila. At kung iisipin nyo po, napakarami ko pong tinutulungan. Halos buong Pilipinas na nga po.
Pero katulad po nung naipangako ko at nasabi ko, ang pagtulong ko po hindi po dyan natatapos. Ako po'y aalalay sa inyong lahat hanggat hindi natatapos ang tinatawag na enhanced community quarantine at hindi natatapos itong COVID, itong COVID-19. To all the men and women out there, to all the businessmen, my fellow businessmen, my fellow mayayaman, please accept my challenge. Accept my challenge so we could help our government. Let's help our government. Let's help our republic. Let's help the president. Let's help all our leader. Sa ganyang paraan, makatulong tayo sa kanila. Hindi ko naman ho sinabing ubusin nyo rin yung pera nyo katulad ng ginagawa ko. Ang sa akin lamang po ay kung ano yung inyong kakayanin sa inyong kapamaraanan. Sapagkat kailangan ho nating isalba ang ating republika. Kailangan nating isalba ang ating bayan. Kailangan nating isalba ang ating gobyerno. Tulungan natin. Magtulungan tayo. Hindi ko naman sinabing direkta kayong tumulong sa gobyerno. Ang pagtulong nyo dyan sa kapitbahay nyo ay isang napakagandang isang tulong na rin para sa ating gobyerno. Matulungan nyo lang yung kapitbahay nyo. Masaya na ho yun eh. So ayan po, hanggang sa muli sa lahat ng Manilenyo, hindi po dyan natatapos ang aking pagtulong. Kumbaga, ipagpaumanhin nyo na ho yung aking konting nakayanan. Bukod po ho yung pa-20-20 sa ako ng mga barangay na minsan nagdadalawang ulit, tatlong ulit. Katulad ho nitong si Tita Elizabeth Oropesa. Ay nakakakulang ko lang 100 na huya. Hindi ko na ho nabibilang yung mga ganon. Uh-huh. Yung mga barangay kapitan na tatakbo rito, hihingi ng 20. Ayan. Yung mga barangay-barangay. Nakarating na rin ho ng Quezon. May yes. Actually po, wala akong personal na mga kakilala sa kanila. Sila po ay ni-refer lang, nagpadala po ng aking sulat, ng sulat sa atin. Eh, alam niyo naman po, pagka sila ay mga humanitarian advocate, hindi ko po yan inihintihan. Dahil kaysa ho ako ang mag-distribute, mas binamatamis ko na yung mga humanitarian advocate na lang yung aking binibigyan. Sir Francis, ay, patala po tayo ng 100 sako po sa kanila. Apo, itong si Chuchi Villar ay magbibigay daw ng testimonya tungkol dito sa kanyang sa inyong tulong. Ay, masarap po yung pansit na pinatala niya sa akin. Ako po'y natutuwa. Pag kailangan po nila ng bigas, wag mag-atubiling magpagpasabi lang. Ma'am Chuchi, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Chuchi Villar. Good morning. Yes. Good morning po. Nasa linya din natin si Mr. Francis Leo Marcos. Ma'am Chuchi, anong grupo kayo? Sa MRRD po ako. Aha. MRRD. Ito yung Mayor Rodrigo Roa Duterte NECC. Oo, National Executive Coordinating Committee. Teka muna. Paano kayo nakalapit, nakalink dito naman kay Ginoong Marcos? Sa Thank you.
lang sako ng bigas. Ay, ito po, yami po mamahali sa aming piniling mga lugar, no? Sa women sector, sa mga mahirap na parte ng ano, sa may batasan, sa kulya, sa uyo, at sa payatas. At marami pong iba, no? Na makakabot ng nasandaan sa akong ito. Ito po, yami po mamahali. Bilang tulong namin sa panabagan po ng ating pangulo na si Mayor Rodrigo Rojas Duterte. Yan muli, Sir Francis, maraming salamat sa inyo. Ay, yung kanyang ano, kasama sa office, close friend ko. Kasama niya sa office, close friend niyo? Ibig sabihin, hindi niyo personal na kilala si Mr. Marcos? Ay, hindi ho. Kaya nga ho ako natutuwa kahit hindi ako kilala, pinagbigyan po ako eh. Ilang sako? Pag may kailangan ka, hingi ka lang ha. Ilan mo. Ilang sako ho ang nakarating sa inyo? 100 sacks. Overnight lang. Thank you ho, Mr. Marcos, kasi overnight ko lang. Mama, sarap ng thank you very much po. Hope to see you after COVID. Para sa inyo, sa staff niya, mabait ko yung lahat. Kasi ho, overnight, kabibigay ko pa lang ng sulat, kaka-email ko lang ng sulat nung gabi, kinabukasan, pinapapick up na ho. Ang bilis-bilis ho, humingi ng sulat sa Mr. Pero Marcos. Bakit ho ninyo naisipan na humingi sa kanya? Anong nag-ujok sa inyo rin? Eh, kasi nakikita ko sa mga video eh, na matulungin po siya. So, sino ang naging beneficiary nitong inyong bigas? Eh kasi ako ho yung ano, National Vice President ako sa women sector. Okay. So, karamihan ho, kababaihan ng sa Philippines. At saka meron Bulacan, may Quezon City, meron Baseco, iba-ibang lugar. So na-distribute nyo na rin po ito? Opo. Ayun. Yung iba sa lahat yan, nire-repack, yung iba at ano, pamigay na. Ma'am Chuchi, kasi anong nararamdaman ninyo? Kasi ang daming bumabatikos dito kay Ginoong Marcos na ito na hindi daw totoo na namimigay siya ng bigas, bla bla bla. Ano kayo bilang beneficiary? Nag-post na ako sa Facebook eh. Sinabi ko na nagpapasalamat ako kasi ang bilis-bilis humingi ng tulong sa kanya. Nag-post ako sa timeline na timeline ko ng Facebook. Sinabi ko, alam niyo naman sa ano, marami yung indipero eh. Bataman ako hindi tatanggap kung tumutulong at kung makakabuti sa tao, lalo na sa panahon ngayon. Kayo po ay representative ng MRRD, alam na rin ho ng tanggapan ng Pangulo yung tulong ni Ginoong Marcos. Alam naman nila, may nakausap din ho ko doon. Nabanggit ko rin ho kina sa office nila. Ma'am, basta pag kailangan nyo pa, huwag kayo atubiling magpasabi ha, may bigas pa ako. Yan. Pagbibigay parang bottom list? Sabi ko nga po, hanggat hindi nauubos yung anin ng mga tinanim ng mga kalabaw, kayang-kaya po natin yan, basta para sa taong bayan. Basta magdudulot ng kapahinikan at kapayapaan. Salamat po, Mr. Marcos. Ma'am Chuchi, huwag kayo sa akin magpasalamat. Dapat ako magpasalamat sa inyo sa pansit. Regarding po sa Diyos sa bigas, magpasalamat po tayo sa Diyos. Ako po'y kasangkapan lang. Dalawang bilaong pansit yun, ang kapalit mo. Sarap nga po eh. Sa nga pong inaalmusal ko pa ngayon. Aba, mukhang... Ma'am Chuchi. Ma'am Chuchi, Sir Leo, mukhang masarap ang pansit ha. Oo nga, inaalmusal ko pa. Ang nagluto nga. Chuchi ha, basta... Pag kailangan nyo pa, magpasabi lang kayo, may parating akong trailer bukas, i-spare ko kayo ng another 100 sacks. Ayun, okay, tara nyo. Yan, ma'am, sige po, ma'am Chuchi, ano ang gusto ninyong sabihin kay Mr. Marcos at sa kanya mga kritiko ngayon? Ay nako, ewan ko sa mga taong yan, kung kayo ho, huwag na kayo mag-reclam at mag-fault finding kung hindi naman kayo nakakatulong. Ang alam ko, si Mr. Marcos, isang sulat ko, hindi ako nagdalawang salita, umoo ka agad. At kinabukasan, nandiyan na ho yung tulong niya. Kaya yung mga babatikos, hindi ho totoo yun. Napakaganda ng ko ni Mr. Marcos. Ako na ho nagsasabi. Ako nga, hindi pa ako personal
hindi pa ako personal na kilala, sumulat lang po ako. Hindi ako nagdala ng salita. The following day, pinapit ma'am, actually, hindi sulat, text lang. Text lang daw, pala. Hindi, yung sulat, screenshot pinadala sa akin. Ah, tapos text. Imagine. Ay, screenshot lang pala yun. Kasi yung sa akin, yung email ko, siguro yung screenshot lang. Yun nga ho, sabi ko, wow, ang bilis naman. Kaya yung mga tao din na nakabasa at saka nakausap ko, natuwa sila. Totoo pala. Sabi ko, oo, ako ba naman gagawa ng story? Oo, Jesus. Eh, dala ninyo ang pangalan ng presidente. Bakit naman kayo gagawa ng hindi tama? Palagay ko. Hindi. At saka si presidente naman, at talagang ano lang yan, tumulong lang ho talaga sa mga kababayan natin eh. Alam ko ang puso ni Presidente. Kaya alam mo ni Mr. Marcos yun. Ganon din ako. My support to the President is up to the final level. Salamat po kami kay Idol Leo Francisco Marcos. Pati ako ni Kapitan Jojo Abad ng Marantay Batasan Hills. Ito po na receive na po namin sa usapin ko sa direkto para sa aming Marantay. Maraming salamat po, Idol. Thank you. Thank salamat, you, salamat. Thank you, Kenya. Thank you, Mr. Marcos. Thank you. Okay na ba? Yan. May isa pa tayong pinatatawagan para lang magka, alam mo, si Leo, Missy. Missy, ikaw muna. Baka may gusto kang sabihin na mag-ilokanuhan nga muna kayong dalawa. May pinapatawagan pa ako isa. When nag-adati, anong tawag dyan? Naka... I'm not really fluent with Ilocano. Can I just say it in English? wala pa problema, ma'am. Any. Hoy, Missy. Wag kang pabigla-bigla. Batang Massachusetts ito. No, what I'm trying to say is, they are so proud with their pancit. Di ba remember, I'm so also proud with my baked spaghetti. Parang gusto nyo akong padala ng spaghetti, ah. Marami na pong umaasam na makatikim ng spaghetti ni Missy. Yes, sir. Tatawag ko sa'yo pagka meron tayong sobrang manok, ha? Oh, sige. Maipamigay natin yung mga manok. Ah, mamimili ko kasi ako ng manok. Eh, dito sa Taytay Rizal, ngayong Martes, mamimigay ako ng 3,000 pirasong manok para sa poorest among the poor. Teka muna. Taytay po kayo bibili. Meron na ako inutusan na bumili ng manok. Tapos, unahin ko po dyan sa Sampaloc. 2,500 na kabahayan ho yung bibigyan natin ng buhay na manok. Sampaloc, Manila. Makapagsabaw-sabaw naman sila. Yung mga poorest among the poor po talaga. Sampaloc, Manila yan, Sir Francis. Ano po? Sampaloc, Manila ba? Sinasabi ninyo? Sampaloc, Manila po. Kasi naka-lockdown sila ngayon. 413. Iyon. Teka muna. Ngayong baka hulang ho, ayaw ko nang sa akin manggaling din naman ng tanong at hindi ko kasi masyadong aminin ko, hindi ko masyadong na papagtuunan ng pansin yung mga pambabanan sa inyo sapagkat ako yung na-advise sapagkat hindi naman anyway, baka may gusto kayong nag-iintindi, kaya baka, lang kahapon ho yung akin narinig at napanood sa video clip, masyado hong masakit yun. Unang network na tumitira sa akin eh. Kaya nga ho, ang tinatanong ko sa akin sarili, yan ba ang patas na pamamahayag? Yan ba ang responsableng pamamahayag? Bakit pinapayagan ng malaking network na yan? Bakit pinapayagan ng GMA yung kanilang mga radio, yung mga kanilang anchor? Bakit din nila pinipigilan? Dapat nagpapa-imbestiga muna sila bago sila titira ng ganun. Hindi ho parte ng ano yung ay, mga pamamahayag. Sir Leo, ano yung mga naririnig mo na medyo tao ka lang kayo, nasasaktan ka, na gusto mong sagutin? Kagigising ko lamang po. So, hindi ko na pinagtuunan yung date at kung kailan nila inilabas. Kahapon lang ako nakarating sa akin. Ang sabi ho dun eh, yung eksaktong word ni Arnold Clavio is, si Marcos ba yan? Pinaimbestigahan nyo na ba? Ang sagot ng NBI, hindi naman nagsabi ng pangalan yung NBI, bagkos yung NBI ho, nagsasabi lang according doon sa batas.
may mga iniimbestigahan ho kami. Eh, ang banat agad niya, dahil si Marcos yan, mayaman challenge eh. Kilala ko yan, style niya yan. Ah. Eh, hindi ko pa ho nakita kahit anino niya, paano niya ako nakilala. Pero taga muna, ang hudo ng patas na pamamahayag. Meron bang taong nagkaso sa inyo na lumutang at kayo? Ah, wala ho, wala ho. Wala ho kung nalalaman na kaso ko. Kuya Emre, at no? Walang wala ko nalalaman na kaso ko. Yung binabalita ko nila na may warrant of arrest ako, eh bakit hindi ko nila dito dalhin? Nandito lang naman ako sa bahay at nandito ako sa opisina. Wala ho, wala ho. At nakita na ho ng mga abogado ko, puro wala naman ho. Aha. Anyway, yung mga okay na ba Kuya Greg, wala pa? Yung mga ganyang kwan, yung mga ganyang ang inaalala ko ho dyan siguro, yung mga tinamaan sa akin, yung mga hindi nila matanggap yung kanilang ego, ay dalawa lang ho yan. Kasi napaka-imposible ho na hindi malaman ni Mr. Clavio yung aking ginagawang pagtulong sa taong bayan. Either baka nga siya ho yung nagpapapansin, o baka naman siya'y nabayaran. Pero ang hindi ho maganda ron kaya Henry Uri eh, bakit pinapayagan ng GMA7? Napakalaki na lang network. Dapat, akala ko nasaan ko yung parehas. Ano yan? Na you planning to file a case? Meron mga ganyan? Actually po, iniisip ko talaga na makikipag-ubusan na lang ho ako kung ano yung matitira sa akin eh, para talagang makasuhan ho eh. Nasa akin yung video clip, sila yung talaga nag-ignite sa akin eh. Kumbaga, wala ho silang karapatang mag-complain sapagkat ako ho'y nananahimik na taong bayan na tumutulong lamang sa aking kapamaraanan. Alam niyo po ba kayo, Henry, yung aking ibinibigay sa taong bayan ay pinagpagalang ko ng maraming mahabang panahon. Pinagtuluan ko ng pawis at dugo, luha ang aking puhunan para makaipon at kaya ibinibigay ko sa ating bayan dahil naiintindihan ko na ang ating lipunan ay masasadlak sa kahirapan kapag hindi huto gumalaw ang mga mamamayan. Eh tapos eh, ganyan po ho yung kanilang gagawin. Oho. Anyway, ang tanong ko ho, sa GMA7, nasaan ang patas na pamamahayag? Bakit nila ina-allowed yung ganyang mga actor na tumanda na sa pagbabalita? Kayo ba ay, Kwan? Kayo ba itinawagan nila para hingin ang inyong panig? Wala po, wala. Wala ho. Wala ho ganyan. Antimanod, binanatan agad nila ako. Pinersecute nila ako by publicity. They tinrial nila ako by publicity. Anyway, ako ngayon nag-iisip na baka may mga connection yan sa loob, may connection sa, alam niyo na, gawan natin ang kaso yan. Ay hindi na ho mangyayari at ang Malacanang ho'y nakamonitor na sa akin eh. Mapapahiya na ho sila. Kaya hindi na ho nila kayang gawin yan. Alam niyo naman yan, mga kumpa-kumpare, mga malalaking tao, pare, gawan natin ang kaso yan. Pero siguro natin yan. Pwede ho mangyari yon. Pero sabi ko nga ho, yun si Papa Balik ay masakit yun. Baka ho lang mabigyan din ng ibang angulo, Missy, no? Kasi binabanggit nyo yung Malacanang. Baka naman anguluhan kayo na ginagamit ninyo yung Malacanang, ang Pangulo. Hindi ho. Kumbaga, hindi ko ginagamit ang Malacanang. Kumbaga, ako na ho ay humihingi ng tulong sa Malacanang kung sakaling gawin nila yun. Aha, na? Kung sakaling magplano ho sila na may masama silang balakin sa akin. What do you mean? Sa Malacanang na ho ako lalapit at hihingi ng tulong. Sa kanila na ho ako mananawagan. Parang ganon. What do you mean? May threat ba sa inyo? Death threat? Kasi ho, tignan nyo naman, nagpalabas pa sila ng news na ako'y patay na. Ha? Huh? Napanood ko eh. Meron po bang ganyan? Kaya lang putol. Tapos GMA7 pa yung nagbabalita. Anyway, sana'y makuha nila. Sana napanood nyo. May napanood ba kayong video clip? GMA7 pa yung inatak sila na nagbabalita. Sana'y makuha nila ngayong inyong panig at nang kayo rin ay mabigyan ng pagkakataon. Alam nyo, kahit pa kunin nila yung panig ko, parang hindi na rin ako papayag na makipag-usap pa sa kanila. Una, in the first place, pinayagan nila yung kanilang mga anchor na magsalita ng hindi patas eh. Antimano, pinersecute nila ako by publicity o eh. Kaya nga ang tinatanong ko sa GMA, napakalaki ho nilang network. Bakit hinahayaan nila? Asaan ho? Ako'y nagtatanong lang bilang isang pribadong mamamayan. Nasaan po ba ang patas na pagbabalita? Aha. Sige po, at marahil naman ay makakarating ito sa kanila at sana'y makipag-ayos ko, Henry. Mawawala lamang ho ang galit ko kapag tinanggap niya yung challenge ko. Kailangan sa sarili niyang pera, bumili siya ng bigas at ipamigay niya sa mga kabarangay niya sa Tondo. Sapagkat tatlong beses daw ako nagpadala ng tulong sa Tondo eh. Merong isa ho kahapon. Ngayon, nagpasalamat pa ho sa akin eh. Yung mga kapitbahay niya raw sa Tondo, may nagme-message. So, kapitbahay niya, 2 kilong bigas daw, hindi siya nabigyan. So, sa akin ho, kahit tinrial nila ako, wala akong problema. Basta ito lang yung hamon ko sa kanya, kay Mr. Clavio. Bumili siya ng bigas.
kahit tigda 2 kilo lahat ng kababayan niya dyan sa Tondo, magbigay siya ng relief good. At ako'y mananahimik, luluhod pa ako sa harapan niya at magpapasalamat. Itataas ko pa yung kamay niya bilang isang bagong bayani. Pero pagka hindi ko niya nagawa yun, araw-araw ko rin ko siya babakbakan sa live stream media ko, sa vlog ko araw. A-a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 -
magalit sa akin, Kuya Henry. Alam niyo kung bakit? Sila ho ang nauna. Ginamit ho nila yung pinakamalaking network sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamalaking network sa buong bansa. Para ho itrial ako by publicity at sirain yung aking pagkatao by livestream media. So Francis, ganito po. Baka ang iniisip ng ating mga kababayan ay kayo naman ay magsawa na, kumbaga dahil sa nangyayari niyan ay kayo tumigil na sa pagtulong. Actually po, naiisip ko na yan. Dahil nga ho, masakit na rin, kumbaga, naiisip ko rin na parang gusto ko na lang, manahimik na lang at tama na. Pero pag naiisip ko naman the other way around na baka kung hindi ko ito itutuloy, ano mangyayari sa bayan? Baka ito photo finish na doon pa magkaroon ng gulo. Eh samantala ngayon kahit papano'y nakakatulong tayo, marami pa rin hong sumasagot sa challenge at ako po'y natutuwa na patuloy-tuloy po yung iba namimigay din at tumutulong, naiintindihan kung ano po'y nangyayari. Ay, kaya naisip ko po na instead na panghinaan ako ng loob, ay di kung papano nila ako sinira, kung ginamit nila yung kanilang network, ay di gagamitin ko rin yung aking YouTube para makaganti sa kanila. At tuloy-tuloy po yung pagtulong ko. Hindi po. Sige pa. Doon sa mga iba pang gamayan ko ng Panginoon. Yes, Henry, Sir Francis, I feel na medyo tumataas na po ang inyong presyon. Pero ito lang po masasabi ko. Sabi nga nila, di ba, pag binatuhan ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kaya if Babatuhin ko sila ng tinapay yung tostado para matigas. Tostado. Hindi, baka mas sina-challenge pa po kayo na mas marami pa po ang inyong pagbibigyan ng mga biyaya. Ang hamon ko sa kanya, ang hamon ko sa kanila. Lalo na doon kay Arn. Nakatiting na lang yung natitirang buhay nila sa mundo. Kaya gumawa na sila na mabuti para kahit paano meron silang pwesto sa langit. Batuhin doon. Ang hamon ko sa kanila para ako'y tumigil. Bumili siya na bigyan niya yung kanyang mga kababayan sa tundo kahit tigda 2 kilong bigas lang. Ako. Alam ko namang hindi niya gagawin yun eh. Tigda 2 kilo lang. Positive encouragement. Sina-challenge ko siya. Pag sinagot na yung challenge ko, tatahimik ako. Kahit na sila yung may kasalanan, ako pa yung mag-a-apology. Luluhod pa ako publicly. In the benefit of the Filipino people, gagawin ko yun. Sige po. Benefit. Kahit o maging kahit o magdusa na ako, maging kahiyahaya ako, wala akong problema basta makikinabang ko ang taong bayan. Nako. Pero kapag hindi ho niya ginawa 'yon, araw-arawin ko siyang hihiyain ko ho siya. Wala ho silang karapatan mag-complain, sila ho yung nauna eh. Hindi po ako. Nananahimik kayo kayo kanin niyo. Ang tanong ko lang Kuya Henry kasi bakit ho pinapayagan ng GMA? Ang laki-laki nila. Asan ho yung sinasabi nilang responsableng pamamahayag? Anyway, Sir Francis, kami po ay nagpapasalamat sa inyo for airing your side dito sa aming himpilan. At maraming salamat din po, Kuya Henry. In case kung ano man yung maitulong ko, wag ho kayo mag-alala magpasabi, ha? Ito po ay kung meron pa tayo mga kababayang mahihirap, ako naman ho'y willing naman talagang tumulong. At actually, araw-araw ho, alam ng Diyos yan, magmula ho nung 17 ng Marso, hanggang ngayon po, ang tulog ko pinakamahaba, 3 oras po, pinakamahaba. Final word sa mga nag-aakusa sa inyo, final word sa gumagawa ng kung ano-ano mga kwento sa inyo, final word sa mga taong... Ang masasabi ko, gusto ko linawin ko, Henry, meron nung nagtanong na 3 daw ho yata yung aking pasaporte. Hindi ho, nag-iisa lang ho yung pasaporte ko, wala ako nalalaman sa mga pinagsasabi nila. Yun ho yun. Gawa-gawa ho nila yun. Gagawin ho nila lahat. Nung hindi na ho umubra, pinatay na nga ho nila ako eh. Kaya ho nagtawagan yung mga pamilya ko eh. Pero ang final word ko po, ganito lang ho kasimple. If you will not be part of the solution, please don't be part of the distraction. Ngayon, kung hindi ho nyo kayang tulungan ng ating mamamayan, manahimik na lamang ho kayo. Ngayon, kung gusto nyo, pagkatapos ng quarantine, pagka ang buhay natin nakabalik na sa normal, yung ating mga kababayan ay nakarecover na,
at normal na ho yung pamumuhay, ay pwede ho tayo magkita-kita kahit saan. Pwede nga ho ako sa suntukan, tapartidahan ko pa, nakatali pa isang kamay ko eh. Yun lang ho. Pasensya na ho kayo, Kuya Henry. Naintindihan namin kayo. At ako yung nagsasabi ng saloobin ko. Para sa mga bumabati ko sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Tsaka may korte naman eh. May korte naman. May proper forum naman. Para sa mga bumabati ko sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Manigas kayo dyan. Para sa mga kababayan ko, sa mga mamamayan, umasa po kayo na kami po, 10 ng aking mga kasama, patuloy po kaming tutulong sa abot namin makakaya. Stay at home, be safe. Sundin po natin yung enhanced community quarantine kasi po malapit nang matapos. Baka mamaya pag may lumabas na isa, nahawa pa, nagkahawa-hawa pa, lalo pong lalala. Mawawalan nang sa isa'y po lahat ng pagsisikap namin at syempre ang pagsisikap ng gobyerno na maihahon ng ating kababayan at ang Pilipinas sa kinasasadakan nitong epidemya. Yun lamang po. Salamat po sa inyo. At magandang umaga, Missy. Thank you so much. Si Ginoong Francis Leo Marcos, philanthropist na tumutulong sa ating mga kababayan ngayon.